Okay! So, what's up mga batak? Switchhip mga vlog here and welcome to my channel. Yeah. So, mag-aumpisan tong vlog ko mga batak, gusto ko muna pasalamatan ng Moto Central PH at si Ma'am Mitch Bugawisan para sa first sponsor ko na item. So, maraming salamat sa napakagandang jersey at saka sa keyholder. Oh. No? Thank you Ma'am, Moto Central PH. So, sa mga gustong mag-avail ng quality helmet, riding gears, motorcycle accessories, so visit nila yung kanilang Facebook page, Moto Central PH. So, don't forget to follow, like, and share mga habatak. So, nilagay ko sa description yung link, visit nyo nalang mga habatak, ano? At yung ibang mga details, yan, lagay ko nalang sa screen. Okay! So, yung pag-uusapan natin ngayon mga habatak, ano? So, ito yung share ko lang naman. Grabe, ang ganda talaga ng pailaw dito sa may ano, no, Santa Isabel. Ready for takeoff. So ayan, ang pag-uusapan natin mga kabatak. Bali, i-share ko din pala ano, sa inyo. So may mga nagtatanong sa akin ng mga kaibigan ko na bakit daw ang kinuha ko is Yamaha Sniper 150. Bakit hindi si Suzuki Rider 150, ano? So, sasagutin ko yan ngayon mga kabatak. So, sa mga nagtatanong, ito na po yung sagot ko sa inyo kung bakit nga ba Sniper 150 ang kinuha ko at hindi si Raider 150. So, unang-una dyan mga kabatak, ano, kaya ko kinuha si Sniper 150, yung unang rason ko sa kanya, ito personal ko na opinion kasi ito talaga yung naramdaman ko, no? Kasi nagbabago na talaga yung taste ko pagdating sa klase ng motor. So hindi ko alam kung ako lang or yung ibang mga rider dyan na yung una may gustong-gusto silang motor tapos mga ilang taon, ano, magbabago na yung taste nila sa motor. Kung dati gusto nila yung mga manual, ngayon gusto nila yung automatic. Ayan. So sa case ko mga kabatak, kaya ko kinuha si Sniper 150 kasi mas nagustuhan ko yung looks niya at yung tire. Yan, kasi araw-araw kong bumabiyahe. Tapos, yun nga, malalaki yung tire kaya iwas sa, ano, sa butas ng gulong. Kasi madalas ako, nabubutasan ako dati ng gulong eh. Kasi yung tire ko, katamtaman lang din yung laki. Standard size lang din. So, minsan nabubutasan ako. Tsaka kaya si Sniper 150 din ako kinuha ko mga kabatok, ano. Kasi, ano siya, matipid sa gas. Kasi sa engine nga niya, yun, single overhead cam siya, 5-speed. So, pinagkaiba nga niya sa Suzuki Raider 150 is yun nga, dual overhead cam. So, hindi ko na masyadong papakabahan yung details about sa makina, no? Kasi wala naman tayong masyadong alam sa makina. So, ang alam ko lang talaga is matipid sa gas si Sniper 150 kasi yun, pinagkaiba niya yung sa makina nga niya, no? Kasi single overhead cam si Sniper 150, tapos si Raider 150 naman is dual overhead cam. So pinagbasihan ko lang doon kasi once na malakas yung motor, malakas din humatak sa gas. Ayan, doon ako bumase. Ayan, tanong naman, ba't inayawan mo si Suzuki Raider 150, ano? Ayan, bakit nga ba inayawan? Unang-una mga kabataan ang motor ko, si Rusi DL 150, ano? So dati talaga gusto ko si Raider 150. So wala lang akong budget, kaya talagang napunta ako kay Rusi DL 150, ano? So ang ginawa ko, pinaform ako na lang siya ng pang Suzuki or kamukha ni Raider 150 para mas ma-feel ko na naka-rider ako kahit Rusi lang yung gamit ko. So successful naman kasi ayan, kita nyo naman ang laki ng pinagbago ng DL 150 ko, no? So nagbuka talaga siyang Raider 150 kasi madami akong naikabit na parts galing kay Suzuki Raider 150. So kaya inayawan ko na rin si Raider 150 kasi yung riding posture ko ay DL 150 is halos same na same lang kay Raider 150. So kung kukuha ko ng Raider 150, ano mga kabata, parang walang pinagbago. So hindi na ako nakapag-try ng ibang motor kung si Raider 150 pa rin yung kinuha ko. At isa pa, medyo nakakangalay yung riding posture kay Raider 150.
Kasi ang riding posture mo doon or yung riding position mo, medyo pasubsob. Tapos yung mga braso mo, unat na unat. Ganun yung pwesto kay Raider 150 kasi sobrang aggressive ng riding posture niya. Kasi yung motor na yun, talaga ano siya eh. Alam mo yung pangmalakasan datingan. Ganun talaga ang Raider 150 ano. So compare dito kay Sniper na sobrang komportable ko. Ayan. Medyo yung braso ko lalay pa. So hindi din ako masyado nakasubsob. So yung riding posture ko medyo okay daw, okay yung pagkakaupo ko. Hindi ako medyo nakakurve yung likod. Ayan. So hindi talaga agad-agad mga ngalay. Mapayara na lang talaga kung malay yung biyahe ano. Ayan. So kay Raider 150, yun nga, pag malay yung biyahe talaga nakakangalay. Kasi dun kay DL150 ko, halos same na lang talaga yung ano lang riding posture. Kasi yung handlebar na ginagamit ko dati kay Rusi DL150 is pang Raider 150 na rin. So talagang walang pinagbago. Ayan. So yun kung dati mga kabatak, talagang gustong gusto ko si Raider 150 kasi yun nga, 6-speed. So pagdating sa takbuhan ano, talagang malakas si Raider 150. Eh sa ngayon, may pamilya naman na tayo kaya hindi naman natin kailangan magmabilis sa biyahe. So takbong pogi na lang tayo palagi. Hindi natin kailangan magwaswasan ng takbo. So dito kay Sniper naman, talagang palag na rin. Malakas din naman siya. Yun nga lang, talagang hindi ko naman kailangan talaga magmabilis palagi. So yun lang naman mga kabataan ang rason ko kung bakit ko nga ba inayawan talaga si Raider 150. At mas ginusto ko na si... Ay, ano ba ito? Likot magmotor. Ay, hindi mo lang ako sa pupunta. So yun nga, yun lang yung mga rason ko kung bakit ko nga ba inayawan si Raider 150. So yun, nagbabago yung taste ng tao pagdating sa klase ng motor. Lalo pa ngayon, ang dami na naglalabas ng mga gandang motor, ano, mga kabata. Oh, yes, so, talagang yung gusto mo, minsan talaga magbabago sa dami na naglalabas ng mga gandang motor ngayon. Pero, opinion ko lang yun, mga kabata, ano. So, hindi ko naman nila lahat. Meron talaga na simula yung mga nangangarap ng motor na gusto nila, yun, yung pangarap nilang motor. Talagang dire-diretso hanggang sa makuha nila. So sa akin, sa case ko, yun, nagbago talaga. Talagang bumasin na ako doon sa looks at saka sa tire ni Sniper 150. Kaya ito, at ito na yung gamit natin ngayon, si Sniper 150 FI. So yun mga kabatak, dito ko na ito tatapusin. Maraming salamat sa pagsama sa akin sa aking short ride. So ginabi na ako. Tapos yun, maiba naman tayo. Lagi ng day. So gawa naman tayo ng vlog ng gabi. Maiba naman ano. So muli, maraming salamat sa Moto Central PH at kay Ma'am Mitch Bugawisan. So thank you for watching mga kabatak. See you on my next vlog. Stay safe, ride safe, and stay humble. Switch Chip Motoblog signing out. Peace.